Sa panahon ngayon, lahat tayo naghahanap ng paraan para makatipid. Pero alam nyo ba na may mga bagay na hindi dapat kinukulangan para sa mas maginhawang buhay? Hindi lahat ng bagay kayang isakripisyo, lalo na kung kalusugan, kaginhawaan at kalidad ng buhay ang nakataya. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga wealth and financial tips at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ito ang limang bagay na hindi dapat tinitipid para sa maginhawang buhay. 1. Skills at kalaman. Mahalaga ang pag-invest sa iyong sarili sa pamamagitan ng pag-aaral at pagpapabuti ng iyong skills. Ang tagumpay ay nagsisimula sa investment sa sarili, kaya't dapat mong gamitin ang iyong oras at pera sa mga bagay na makapagbibigay ng kaalaman. 2. Kalusugan. Ang kalusugan ay isang puhunan. Huwag magtipid sa mga bagay na may kaugnayan sa iyong kalusugan tulad ng masustansyang pagkain, sapat na pahinga at ehelsisyo. Mahalaga rin ang mental, emotional at spiritual health. 3. Safety at security. Kailangan ng investment sa mga bagay na nagbibigay ng proteksyon tulad ng health insurance at life insurance. Ang pag-secure ng iyong kaligtasan ay makakatulong sa iyo sa hinaharap. 4. Quality products. Mas makakatipid ka sa long term kung mamimili ka ng dekalidad na produkto kesa sa murang gamit na hindi tumatagal. Ang mga quality products ay nagbibigay ng mga magandang experience at mas matagal na paggamit. 5. Ipon. Gawin mong number one expense ang iyong ipon. Kahit 10% ng iyong income bawat buwan ay magandang simula. Gumawa ng budget at itrack ang iyong expenses. Mahalaga ang pagkakaroon ng emergency fund para sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Sa kabuuan, ang pagtitipid ay hindi solusyon sa pangmatagalang tagumpay. Dapat tayong mag-invest sa ating sarili, kalusugan at iba pang bagay na nagbibigay ng halaga at seguridad sa ating buhay. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!